Praise be Jesus and Mary. Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Brothers and sisters, mga igsoon, unsa man ang mas mahigit or above ang pulong o ang gugma? What is the most valuable or important, the word or the love? Of course, love. Huh? And ang gugma, no, sabi nga, is more than words. More than words. Sa kanta, no? Ang gugma is more than words. And yet, kinahanglan ang pulong. Diba? Kay mas, no, na-appreciate na usa ka tao kapag ka na-express through words sa pamamagitan ng pulong ang kanyang gugma. Diba? Lalo na sa mga mag-asawa, no, sa mga magulang, nakakataba, sabi nga sa Tagalog, nakakataba ng puso, although hindi naman tumatama talaga. No? Yung sabihin ng isang anak, mahal kita, nay, ginugugma kita, nay, ginugugma kita, tay. Diba? And it helps, no? Nakakatabang. No? Lalo na kung, diba, mga nanay dito, pag may sakit yung anak, no? Lalo na kung medyo mataas ang lagnat, no? Pag sinabi ng nanay, sige na, mahal naman kita, no? So yung bata, no, nagkakaroon ng strength na labanan yung sakit. And it is approved and at the same time concluded by the scientists, even mga scientists, mga medical doctor, no, that yung paghawak o yung mga tinatawag na words of encouragement nakakatabang sa health, no? Sa kalusugan, no? Kaya nga no, mga brothers and sisters, no, whenever we hear bad words or marites or those things, no, what will happen to us, no? Yung ating health nagiging ano rin, no, naapektuhan, no? Kaya nga, di ba, sabi ng mga psychologist din, no, na kapag tayo gumising sa umaga, let us try to hear, makinig tayo dun sa mga word of encouragement and of course word of the Lord, pulong sa Ginoo, no? Kaya nga, no, maganda rin na may misa every morning, no? Kasi bakit, no? At least paggising mo sa umaga, no, nagsimba ka, ang una narinig mo ay ang pulong sa Ginoo, no? And yet, balik tayo dun sa una, no? And yet, words are not enough. Why? Kasi, no, although kinahanglan natin ang pulong, no, ang gugma, no, is express in many different ways, no, na ang daghan na pwede mong i-express ang imong gugma. And today, no, I was reflecting yesterday regarding the gospel, and nasabi ko nga, no, na reflect ko na ang gugma ug ang common sense. No, alam niyo yung common sense? Sa Tagalog o sa Spanish, tawag doon ay sentido común. No? Sabi, and as I reflect, no, sabi ko nga, nga pala, no, the more you love, the more you have common sense. No? Kasi bakit? No? Kapag mahal mo ang isang tao, hindi na kinahanglan
na sabihin pa sa iyo, uy, gawin mo to, uy, sundin mo yun, uy. Diba? You will know that it is. And you must do it because you love. No? For example, kung mahal mo ang iyong bansa, mahal mo yung Manolo Fortich, no? Kahit yun sa simple lang, yung traffic light. No? Pag nakita mong pula, stop ka. No? Pag nakita mong green, of course, go ka. No? You look at the left and the right. No? Holding up so clean and bright. No? No? So, diba? Kapag ginugugma mo ang iyong magulang, no? Hindi naman pwedeng sabihin sa magulang, no? Na, uy, no? Di na kinahanglan sabihin ng magulang, maghugas ka ng plato. No? Uy, mag-igib ka sa, igib ka ng tubig kay wala na tayong tubig, lalo ngayon, no? Mataas ano, ano naman yung heat index, no? So ikaw mismo, no? Kusa mo gagawin because you love. No? And hindi na rin, no? Katulad din sa anak din uli, no? Kung ginugugma mo ang iyong parents, no? Alam mo na, mag-aral kang mabuti. Hindi na pwedeng sabihin, hindi na kinahanglan sabihin ng magulang mo, oy, tapos na ba yung assignment mo? Oy, nagawa mo na ba yung assignment mo? No. If you love your parents, no, you will already do that because you know what to please your parents, no? Ganun man yung love, no? Ang gugma is to please the person you love. No? The same thing, no, sa atong kinabuhi bilang Kristiyano, no, o religious, so gano, no? Alam natin what is our vocation, alam natin ang rule, alam natin ang commandments, no. And minsan, no, sabihin, Father, bakit ano yung ano, no, bakit nagawa ni sister yon, bakit nagawa ni fra yon, bakit nagawa ni brother yon, no? May isang sister nagsabi, bakit nangyari yon, Father? Sabi ko, wala siyang gugma. One answer to those sa mga naggagawa ng sala o nagbe-break ng rule or ng schedule is na wala silang gugma. That's the first answer. Bakit hindi niya na ano, no? Bakit late siya sa mass? Bakit hindi siya nakapag-grocery? Bakit, no? Alam ba niya? Kabalo ba siya? Of course, kabalo man siya. But, no? Yun yung sabi ni, ano, no? Blessed John Duns Scotus. And even St. Catherine of Siena, if I'm not mistaken. Even though we know, but if we do not love, we do not, no, take it seriously or do the good we have to do. Kaya nga, no? Sabi ng even Pope Francis, kapag nag-observe tayo ng commandments, no, ten commandments na nga lang yan, ha, hindi pa natin magawa. And Jesus put, no, the soul of the Ten Commandments. Unsa man ang kalag ng Ten Commandments? Kabalo ka mo kung sa yung two commandments of love. Remember that. The soul of the Ten Commandments are the two commandments of love. Love God and love your neighbor. No? Kaya nga nilagay ihatag ng Ginoo. Kasi alam niya, no? If we only do mechanically yung Ten Commandments, walang mangyayari. But if we really love God and our neighbor, then even, no, unintentionally o minsan ano, spontaneously, nagagawa na natin yung Ten Commandments because naa tayong gugma. It's a very simple thing. No? Kaya nga, no, common sense na lang. No? Kapag hindi mo nagawa what is expected of you, no, as a nanay, as a tatay, as a sister, as a friar, as a father, as a bishop, no, if you do not do it, no,
what your vocation tells you, it means you don't have love. Wala kang gugma sa Ginoo o sa imong isig katawo. Because it is easy. Madaling sabihin, mahal kita, pagkat mahal kita. It's easy to say, I love you. Sasabi pa ng iba, sabi nga ni Jimmy Santos, I love you 3 times a day. Yes, you can say that, I love you 3 times a day. But, would it be nakikita ba sa imong kinabuhi? And that's a big question. Of course, I'm not talking of only you, no? I'm also including myself, no? Kaya nga, mga iksoon, no? Let us, in this holy mask, no? Pangutana ang atong kaugalingon. Ask ourselves, do I really love God? Or do I really love God and my neighbor? Or I'm only loving him and them for my own selfish intention, for my own intent. Yeah, pinaikli ko lang yata. Kaya nga, brothers and sisters, let us pray, mag-ampo kita, that our love to our God and to our neighbor may be for us something that is common, something that will really help us, makatabang sa ato, para sa atong kaugalingon na, katulad ni St. Catherine of Siena, sabi nga niya, we will like her, we will obey and become truly daughters and sons of the church. Praise be Jesus and Mary.